Okay, so magandang tanghali sa ating lahat mga boss at welcome sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Meron tayong gagawin ngayon na Suzuki Ayate 125 FI. FI siya. So ngayon ang gagawin natin, nagkaroon siya ng naglolobat siya ng battery. Ayan, so ngayon in-arrange muna natin yung mga wirings niya. Tapos ayan, pinalutan muna natin ang mga kasi medyo sabog-sabog na yung tape niya. So ngayon, ang ginawa natin dito ay pinalutan natin ng stator coil. Ito. Tapos papatikin sa inyo stator niya, ito. Ayan. Okay, so ngayon ito yung pinagpalitan natin ng stator. So naging problema niya ay naglolobat siya ng battery. At syempre tayo naman, hindi na naman tayo pwedeng nagbabaklas kagad, no? So ngayon gagawin natin, ginawa natin, no? Nag-test muna natin lahat ng mga regulator natin kung talagang sira yung stator natin, no? So gumamit tayo ng nagpapili tayo ng regulator. So hindi ito yung stock na regulator ng Ayate 125 FI. So ngayon ang test natin nung hindi pa pinalitan yung kanyang stator, no? So share ko lang sa inyo, baka meron kayong FI na Ayate. So, kung ganito yung diferensya, so kakaroon kayo ng ng idea, no? So nung hindi pa natin pinalitan ng stator, ang nangyayari noon, nakalagay yung kanyang regulator, tinest natin. So yung lumalabas dun sa output, no? Dito sa may output. Ito, lagay muna natin 'to. Ayan. Ito, manggagaling ng stator coil to. Tapos ayan, no? Tapos nung nakalagay na yung regulator na yan. Nung tinest natin, kasi hindi ko na video nung ginawa natin. Nung tinest natin to, tinest light natin, ayan, bawat isa rito, yung liwanag niya ay parang liwanag lang ng sigarilyo. So hindi tayo hindi tayo kagad nagbukas ng stator kasi hindi biro yung presyo ng stator na to. Alam natin na yung presyo ng Suzuki ay sobrang mahal, no? Tapos yun nga, no, nung tinest natin la yung tatlong wire na to, yung tatlong yellow na yan, halos para ka lang yung baga lang ng sigarilyo yung liwanag. So ngayon nung pinalitan natin yung no choice na tayo kasi na para hindi naman magastusan yung may-ari, no, yung kasama natin. So wala tayong magagawa, no choice. Dahil bago na yung regulator natin binili, ganun pa rin, naglolobat pa rin siya ng battery. So ngayon nag-decide na buksan yung stator niya dito. So ito na palit, bago na yung nakalagay dito. Tapos na yung pinagawa natin. Ito, nakita natin. Ayan, o. Meron yung tunog. Ay, sa kabila. Ayan. Ito yung pinagpalitan natin na stator cord. Parang nadadamay na yung isa. Ito. Ayan. Okay, so ngayon, nilagay muna natin yung output. Ito, o. Kung nagagaling stator. Tapos nilagay muna natin yung regulator na nilagay natin. Ito yung linya nung ito yung ground, yung black na stripe white. Ito. Ayun yung ground. Yan. Tapos yung red, yung positive. Ayan, nilagay natin dito. Tapos ito, nagrekta muna tayo. Sino mo tayo nagrekta dito? Ito yung nilagay natin. Naglagay tayo ng dalawa. Ayan. So dalawa. Tapos tetestingin natin yung ilaw. Start muna natin.
Okay, so ngayon maandar na, no? Tetest natin. Tetest natin dito. Ayun, no? Ayun yung ilaw niya. Dati nung tinest natin, nung hindi pa natin pinalitan yung stator niya, halos ano lang, yung baga lang ng sigarilyo yung pagkaliwanag niya. Ayun, no? Tapos naglolobat siya ng ano, naglolobat siya ng battery. So ibig sabihin niyan, yan nagcha-charge na yan. Ay, yung power niya ito, yung kulay pula. Ayan. Ito yung kulay pula. So yung ito, yung black na to, hindi na natin nilagay. Kasi ito lang to eh. Pwede kayo mag-full weight dito sa mano, sa accessory wire to. So hindi na natin ilalagay ito. Start natin uli kasi nung hindi pa natin pinalitan yung stator niya, naglolobat yan. Ayan na. Sa mga experience natin, no? Ayan. Pero ano siya? Nag-charge na siya kumpara dun sa pinalitan natin na stator. Sobrang lakas na full charge ngayon. Sandali lang umandar, nag-full charge na siya. So, okay. So ngayon, i-arise na lang natin kasi tinyek ko lang yung mga wirings niya. Kasi medyo na-puzzle lang ako kasi pagka binunot mo yung eto, yung sa may terminal battery, namamatay. Kasi although yung mga motor naman natin, di ba, pagka battery operated, namamatay pagka binunot yung ano, yung battery, or pag gumagana pa yung voltage regulator. Ayan, yung regulator natin. Pag maandar pa yan, ibig sabihin, nagcha-charge siya. So, ngayon, pagka ito kasi, kahit nagcha-charge siya, ito namamatay. Namamatay yung, pag binood natin yung sa battery, yung positive, namamatay yung sa Suzuki Ayate 125 FI. No? So, comment lang kayo, no? Share-share lang naman tayo sa, ano, sa ating mga experience natin. Okay. So, ano yan? I-arrange na lang natin, tapos babalik ko na yung mga, ano niya, yung mga kasi nilagyan natin ng ano to, mini driving light. Ayan natin. Okay, so tapos balik naman tayo dito sa may stator. Dito kasi hindi naman tayo kagad nagbukas ng makina, diba? Sinabi ko naman sa ano, kasi kawawa naman yung kasama natin. Sabi ko nga sa kanya, wag sana ng stator kasi eto nga, tinest na natin yung ano, nakatatlong test na tayo ng regulator, halos pangalawa na to, tapos yung pinagtetest ko na dalawang regulator pa. So yun nga, lumalabas mahina, halos sa baga lang ng sigarilyo yung pumapasok, lumalabas dito sa may output ng ano, ng stator. So ngayon no choice tayo, kaya nang bukas tayo. Eto yung resulta. Ayan. Ito sunog yung isa, oh. Tapos ito na medyo nadadamay na to. Kaya no choice tayo yung palitan siya. Kasi naglolobat siya. Kasi bago yung battery niyan, ayan oh. Bali pangalawang battery na 'yan. Naglolobat siya. So pinalitan na natin to. Kasi hindi biro yung piyesa ng ano, hindi biro yung presyo ng piyesa ng Suzuki. Alam naman natin lahat yan. Kaya sabi ko, dalangin ko na sana wag si Tore. Wala, no choice talaga. Ito, sunog na sunog, oh. Kaya naglolobat siya. Okay. So ngayon, oh, i-arrange na lang natin. Paandarin na lang. At pwede na i-travel to. Kasi may lakad tayo na. So, kailangan talaga na makondisyon ng mabuti to dahil meron tayong lakad, meron tayong rides sa November 26-27 yon. Ah, 27-28 pala. 27-28 yung lakad natin. Ang punta natin dun sa Coto Mines ng Zambales. Okay, so yun, aris na lang natin. So bago na
bago tayo magpaalam, siyempre, in-invite ko kayong mag-like, share, and subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga latest video natin. At maraming salamat po sa ating mga subscriber at sa ating Facebook page sa mga ating ng mga followers. Mga followers, maraming salamat po sa ating mga followers and subscribers. Okay. Hanggang dito na lang po ang ating video.